Yan! Welcome sa Matic Moto Vlog! Happy birthday, Matic 3! Yay! 1 year na ang ating motor! So pupunta lang kami ngayon sa Quezon, no? Sa aling, sa kay Nanay Simmings. Woo! Sarap! So papakpakin na natin itong EDSA. 1 year na ang ating motor! Long term review. So hindi ko na ulitin yung mga review ko dati, no? Ang ating i-share na lang pinaka nagustuhan talaga sa ating motor. Siyempre, una-una yung kanyang torque. The master of torque. Kanyang nimbleness. Ayan, no? Napaka-nimble. Kandaling isingit. Siyempre yung comfort kahit pa paano. Kahit na naked bike siya, komportable siya, no? Sa mga long ride na napuntahan natin, lalo na upuan, ang sarap talaga. So ano na ba yung ating na-upgrade sa ating motor sa in a span of 1 year? Yung cage ng ating motor ay na-relocate na natin. So medyo inabante natin siya, no? From the location ng cellphone natin ngayon, na dati doon siya nakalagay. Ayan, sa hanggang sa ibabaw na lang susian. Ayan. Bakit natin siya nirelocate? Una-una, safety. Kasi hindi mo na kailangan yung mukong yuko kapag titingin ka sa gauge mo. And then, syempre, itong ating handlebar or bar and mirror. As a beginner, itong ating motor, eh talaga namang sulit na sulit. So, kahit pa paano naman, yung skill natin, nag-upskill naman tayo. Kahit pa paano, confident na tayong gamitin yung motor natin. So, nakailang tumba rin to, no? Nakita nyo sa mga vlog ko, mga previous vlog. Siyempre, kumbaga para sa akin, as a beginner, di pa ako sanay sa motor, then diretso big bike. Mabigat talaga pag out of balance ka ng konti. Buti na lang, hindi tayo natutumpa ng habang maandar, no? Huwag naman sana. Itong motor na to is highly recommended for beginner. Kung gusto mo tumiretso sa big bike, pwedeng pwede to. Kahit nasabihin natin malakas yung torque niya, basta konting piga lang ang gagawin mo lagi sa umpisa. Kasi nasa umpisa yung ano nito, torque nito, yung power. So yun guys, enjoy lang natin tong ride natin. Happy birthday Matic 3. Dami na sakyan, no? Time check 5:43 AM. Success! Para ako sa EDSA. So isa pa sa kagandahan ng pagmomotor, no? Sa expressway, madaling makasingit or maka-overtake, madaling mag-filter. Kasi mas maluwag ang daan sa expressway, no? Kaysa sa EDSA, sa mga non-expressway road. Kasi mayroon talaga ano, space between them. And then bihira yung nagsiswerving sa high speed. Maga stable lang sila na diretso. Kung magsichange lane mo sila, napaka gentle lang. Walang mga masyadong abrupt. Kasi pag abrupt lane of change, yun, tataob yung mga yan. So in the long term ba, nagsisisi pa tayo na itong motor na binili natin? So syempre hindi. We fell in love with it. It's a long term relationship. Napamahal na sa atin ang ating motor. Napakagaan, napaka-nimble, very flexible. Kasi kaya niya mag-adapt talaga sa halos lahat ng road situation. Ito pa si Alin.
Maitim yung ulap, pero nalagpasan na natin eh. Ayos. So ayan, Tiaong San Pablo, Candelaria, Sariaya, Lucena. Yun no, bangihan ni Kuya. Touchdown! Bangihan ni Kuya. Yon, touchdown! Bangihan ni Kuya. Ibangi mo! So, ito yung first stop namin. The restaurant. Salam tayo. Salam pa ito tayo. Parang bar area din. Saan tayo? Sarap? Sige, oh! Sarap kami kakain. Dip biscuit. Open dito ganda. Basa, basa, basa. Candelaria Quezon Gaming. Grabe, feeling ko kami lang maingay dito. Yun no, nanay si Mings. Yun no, layo ng denyo natin, pre. Oo nga. Nanay si Max. Halo-halo ako. Halo-halo. Eh no, yung overload kaya. Halo-halo. Pino pa rin yung yelo.
Oh. Tulip to. Bien, eh. Okay, thank you. So, ayun, sulit ang ride. So, dito ko natatapusin ang aking vlog. Hanggang sa muli. Peace, yo.